ka na. Parang magbigat ang pakiramdam ko dito. Alam ko nandito ka! Sabi ko na nga sa inyo, hindi kayo maniniwala sa akin eh! Ito, nakikita niyo ba yan? Ha? Yan, mukha bang gawa yan ng sanggol? Gawa ba ng tao to? Ano nangyari? Nakikitira kasi ako dito sa bahay ni Kuya Jose. Kasama namin si Ate Mercy. Ilang taon na kasi silang kasali. Tapos, naisip nila mag-ampon ng bata. Tapos, si Angel yung napili nila. Hindi naman namin alam na demonyo yung batang yun! Unang gabi pa nga lang eh, inatake niya na yung yaya niya. Pero, siyempre, di kami nakinig. Kaya, mula nung araw na yun, si Ate Mercy na nag-alaga kay Angel. Pagkatapos ng ilang araw, si Ate naman yung inatake niya. Kaya si Kuya, dahil nakita niya yung nangyari, gusto niyang patayin yung sangkol. Hindi ko naman alam. Hindi ako naniwala. Pinigilan ko siya. Patayin niyo yung sanggol na yun! Makinig kayo sa akin! Demonyo yun! Tama na po! Yung sanggol tama na yun! Papatayin niya kayo! Papatayin niya kayo! Bitawan mo ako! Kayo sa akin! Bitawan mo! Tiyanak siya! Patayin niyo siya! Bitawan mo ako! Ano na papatayin niya ako? Salis! Patayin niyo yun! Tiyanak niya! Demonyo yung batang yun! Ano ba ito? Papatayin niya kayo! Papatayin niya kayo! Ano ba? Hindi ba? May samala sa bahay na to. Umalis na kayo. Sino ka? Dati nilang kasambahay. Walang naniniwala sa akin na sinabi ko halimaw ang bata. Ipinadigay ko. At ito ang ginawa niya sa tenga. Mabuti na lang at inihagis ko agad yung halimaw na bata. Di ko akalain, buong pamilya niya, madadali niya. Yung bata? Paano yun? Hindi siya ordinaryong sanggol. Di na ako magtataka kung bibiktimahin niya ang bagong mag-aampot sa kanya. Nasaan na nga ba ang sanggol? Na naman ata dito. Diyos mio! Anong ginagawa ng maliit na buwit na ito dito? May bata pa? Nasa nursery na? Ah!
naging tiyana. Mahirap paniwalaang ang kahindik-hindik na tiyana ay minsan naging inosenteng sanggol. Pero yun daw ang kanilang pinagmulan. Mga batang namatay bago mabinyagan. O di kaya mga sanggol na ipinalaglag mula sa sinapupunan. Maaari rin daw na ito'y supling na demonyo at tao. Alin man ang totoo, tiyak na naglaho na ang pagka-inosente ng mga ito. Wala man lang ba kayong narinig na ingay o mga pilit na nandoob? Wala. Sa tingin namin, heart attack ang nangyari. Matagal na kasing may sakit sa puso si Sister Lucy. Pero meron siyang mga kagat sa leeg at katawan. Sa palagay ko nga, mga dagang kumagat sa kanya. Luma na kasing building na ito, marami ng malalaking daga. Usap namin yung dating kasambahay ng mga biktima. Sinisisi niya yung bata eh. Sabi niya siya daw mismo inatake na nito. Yun din yung sinasabi ng kapatid ng biktima. Nabaliw na ito pero naikwento niya mismo sa amin kung anong ginawa ng bata. Ang tiyanak! Ay grabe. Pinakita ko yun, yung mamaliit na kagat sa braso niya. Ano yun, tiyanak? Lucas, sinasabing nanggaling ang tiyanak sa mga espiritu ng mga batang pina-abort. Ang paraan nila ng paghihigante ay patayin ang mga taong kumukupkup sa kanila. May inggit sa tao ang mga tiyanak dahil hindi sila binigyan ng pagkakataon na maging tao. Kung ganun, paano natin mapapatigil ang tiyanak? Wala akong alam na siguradong paraan. Kasi wala pa ako na-encounter na kaso ng tiyanak. Sa pelikula, Iago Bendita ng katapat niyan eh. Pero hindi naman talaga namamatay yung tiyanak. Di ba? Patay na nga to. Teka lang. Siguruduhin muna natin na tiyanak ngayon. Hanapin na natin yung bata. Eh, saan na ang bata? Protocol na dinadala sila sa DSWD. O kaya sa bahay ampunan kung walang kukupkup sa kanila na kamag-anak. Ang tanong, saan? Saang bahay ampunan nila dinala ang bata? Ang daming ampunan. Teka, Diana. Baka dito sa ampunan ito. Tingnan mo. Isang madre namatay sa Little Angels. Inatake sa puso at ninatngat ng daga. Ayan. Daga na kaya. That's it. Tara. Teka, hindi tayo basta nalang makakapasok doon. Kailangan natin ng magandang alibi. Maraming salamat po sa mga donasyon ninyo. Malaking bagay po ito para sa mga bata at sa mga matatanda. Ayos din po pala ang puna nyo. Hanggang pagtanda. Naku, iho. Kumukupkup kami ng mga matatandang hindi na kayang alagaan ng mga pamilya nila. Tsaka yung mga inabandona ng mga pamilya nila. Sila yung mga tumutulong sa aming mag-alaga sa maliliit na sanggol. Maganda nga po yun eh. Tsaka kakaiba. Kaya nga po nag-volunteer kami dito. Kung okay lang po sa inyo, requirement po kasi sa school eh. Naku, iha, walang problema. Welcome kayo dito sa amin. Sayang nga lang, sana mas maaga kayo. Matatapos na kasing visiting hours namin eh. Saan nyo nga pala gusto mag-volunteer? Sa senior wing o sa nursery? We just split up, sister. Dong B and Reg, you can go to the senior area. Sa nursery kami. O sige, pupuntahan ko lang si Sister Anna. Siya kasi magsasama sa inyo eh. Sandali lang ha, tawasin ka. Salamat po. Paano ba yan? Magkasama ulit tayo. Ha? Nakikitawa pa kayo. Dito nga. Ang mapanlinlang na puntsyana. Ayon sa mga alamat ng Malaysia, ang isang inang namatay sa panganganak ay nagiging malatyanak din. Ito'y tinatawag na pontyanak, isang halimaw na nagbabalat kayo bilang magandang babae upang makaakit ng biktima. Ang palatandaan daw
ay ang amoy nitong sa una'y tila halimuyak ng mga bulaklak, pero sa katagalay magiging ubod ng paa. Pass. Pass din. O ayan, straight, flush pa. Ay, nabatang to. Nasayang to na yung plus diamond ko. Okay. Baka pwede naman tayo mag-alaga ng baby sa nursery. Mamayang alas 4 pa ang toka namin. Tama. Pero kailangan pa natin maglaro. Kasi kailangan kong matalo to mo. Boyfriend yan. Excuse me, hindi ko po to boyfriend, Lolo. Ayos lang yung iha. Alam mo, nung araw, yung misis ko, ganyan din eh. Pakipot. Pakipot ka dyan. Excuse me lang po, ah. Pakipot-kipot. Ano naman? Tingilan mo lang yung kalokohan mo. Dapat natito tayo para pag-imbestiga. Hindi makipaglaro. Sina Cassandra at Lucas na bahala doon. Ang trabaho natin ay alibin ng mga tao dito. Para hindi sila maghinala. Kaya ang gawin natin, ang trabaho natin. Di ba, Pangga? Oh, tuloy tayo! Lucas, sa sunod na kwarto ka na mag-check. Sige na. Umalik ka na lang uli bukas. Sige po. Kumusta? Nahanap niya ba? Wala. Eh, bakit hindi nahanap? Kayo. Wala. Guys, si Agent Sonia. Yeah. Dago tayo! Nating bumalik doon. Malakas ang kutob ko. Andun talaga ang tiyanak. Nasilip ko yung mga fire exits. Pwede tayong dumaan doon. Kung gagawin nyo yan, kailangan mag-iingat kayo. Tiyanak lang yung nulog mo. Ang liit lang doon. Oh, kaka. Don't be. Gaano ba kaliit ang bubuyo? Ano naman kinalaman sa bubuyo sa tiyanak lulog mo? Naulianin na yata kayo eh. Oh, grabe, sakit yung lugi mo! Ah. Ulianin, ha? Buo pa kaya to? Yan, Lord! Oy, ang bubuyog, kahit maliit, pag nakagat ka nito, pwede mong ikamatay. Ganon din ang tiyanak. Kaya ikaw ungas ka, mag-iingat.